Ayan mga best friend, nakikita nyo, ang ganda ng pagkakatunaw niya, di ba? Take note mga best friend, ha, sa 80 amperes. Ito po ay heavy duty mga best friend na maliit. Ang tatak po ay kus... Okay mga best friend, gusto ko pong i-offer sa inyo ang ating bagong-bagong product. Ito po ay heavy duty mga best friend na maliit. Kasi maraming welding machine dyan, nakalagay 300 amperes, 350. Pero pag sinubukan mo, mahina. Pero ito mga best friend, talagang heavy duty yan. Dahil yan po ay IGBT. Mga best friend, okay? Ang tatak po ay Kusama Japan. Bagong-bago yan mga best friend. At kung makikita nyo rito, ang wire niya po ay mahaba at makapal mga best friend, ha? Makapal yan. Kasi kailangan talaga pag heavy duty, dapat makapal talaga ang wire. At eto mga best friend, komo maliit siya, tapos heavy duty pa, ibig sabihin, pwede nyong dalin sa taas. I-shoulder bag mo lang, shoulder lang na ganyan, pwede ka na mag-weld. Kasi merong iba mga best friend, heavy duty naman, kaya lang malalaki. Okay, itabi natin doon sa isang heavy duty at pagkumparay natin saglit. Ito yung isang order ng best friend. Trust mo natin yan, okay? Ayan pagkakaiba mga best friend. Ito kasi, heavy duty rin yan mga best friend, ito. Heavy duty yan. 300 amperes din yan. Ayan, 300 amperes. Okay? Ito po, 300 amperes din. Pakita mo. Tapos saksak natin, ha. Buksan natin ito. Ayan, 303 amperes. Ito, 303 amperes. Pareha sila, no? Mga best friend. Ito, papakita ko sa inyo, mga best friend. Mag-weld tayo. Ang gagamitin natin ay... Kasi ito po ay accurate. Ayan, nilagay po natin sa 80 amperes lang. Okay? Tapos, ang gamit natin ay welding rod na 2.5. I-try natin. Yan, tingnan natin yung ating pagkaka-weld. So, yan po ang pagkaka-weld natin. No? Tingnan natin kung natunaw. Ayan mga best friend, nakikita nyo, ang ganda ng pagkakatunaw niya, di ba? Ayun, Take note mga best friend, sa 80 amperes. Kung pagkukumparahin natin mga best friend, eto kasi heavy duty rin to mga best friend. Heavy duty yan. Walang pagtatalo. Pero tingnan nyo po ang pagkakaiba. Sa wire pa lang, mas makapal po ito, di ba? Ayan, nasa wire pa lang mga best friend, mas makapal po itong isa. Itong Kusama Japan na brand. Ito pong isa, medyo manipis. Okay, itry naman natin dito yung 80. Yan, 83 na. Itry naman natin to. Ayaw, mga best friend, ayaw niya pong tumunaw. Ibig sabihin, hindi siya accurate. Hindi niya pa kayang tumunaw ng sa 80. Taasan po natin. Gawin natin 120 mga best friend. Ayaw niya pa rin. Okay, iangat pa po natin ng 150. Taas pa po natin ng mga 170. Yan. 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 In fairness mga best friend, maganda rin siyang tumunaw. Kaya lang, mag-uumpisa po siya sa 170. Mga best friend. Eto, sinasabi ko po sa inyo, heavy duty, accurate, mga best friend. At, ang kakapal ng ano niyan, mahaba yung wire, at makapal po ang kanyang wire. Kasi nga, heavy duty. Pag heavy duty, kailangan talaga makapal po ang wire.
So yan mga best friend, mamili kayo etong heavy duty na to o heavy duty na to. Tandaan nyo dito po, 80 pa lang tunaw na yung 2.5. Dito po, 170 matutunaw nyo rin yung 2.5. Pero pagdating nito siyempre sa 170, doble-doble ni lakas nun. Diba? Yun, ganun po mga best friend. Pero your choice po ha, bahala po kayo kung ano bibili nyo. Pero eto po ang maganda rito ay mabubuhat mo pa pagdating mo sa taas. Halimbawa, magwe-weld ka sa ano, trase sa taas. Ito po, pwede mong gamitin mga best friend. Ito rin pwede rin, kaya lang medyo malaki masyado tapos mahirap siyang iano sa taas. Pero ito, kahit saan ka pumunta, pwede. Okay mga best friend, sa lahat po ng gustong umorder at kung tinatanong nyo kung magkano mga best friend yung ating bagong-bago, mainit pa yung ating Kusama Japan brand na heavy duty welding machine. Yan po yung nagkakahalaga lang po ng 4-5 mga best friend, okay?